replace fuel filter reminder sa mga Toyota models 2018 and up. So ganito pag reset nito, kinakailangan nating i-off yung patay yung susi, naka-off siya, then tatanggalin natin yung electrical connection dun sa may fuel filter. So nandiyan yung para sa sedimeter at yung fuel sensor dun sa may filter. So pag natanggal natin ang filter, ang electrical socket, ang sunod natin gagawin ay i-start yung sasakyan. So habang umaandar yung sasakyan, ibabalik muli natin yung socket sa may filter. So kinakailangan natin siyang balik, umaandar yan. Katapos kung sana mawawala yung ating reminder message dun sa fuel. So yan, kung makikita natin wala na yung message. So ganun lang pagre-reset nito. So inuna kayong pagre-reset, tapos papalitan siyempre natin yung kanyang fuel filter. So mapapansin natin wala na yung warning light at saka yung message pag ating ni-start yung sasakyan. So ganun lang, tatanggalin ng socket, ng patay ng susi, then start, balik. So yun ang pag-reset nito. Siyempre papalitan din siyempre natin siya ng filter, inun lang natin ng reset. So pagpapalit ng filter, so pag natanggal natin yung filter, napaka ang titingnan lang natin dito yung arrows. So merong marking yan, kinakailangan naka-align pa simula dun sa locking yan, sa pang-lock, saka dun sa body, sa base, para pag binalik dun sa bracket, siya ay tama. So makita natin may arrow, counterclockwise, ganyan ang pagkakalas niyan. So nakalas na to. Pahawakan niyo doon sa ano, tapos ikutin, wag ano, tapos 'yan. Kapag kakalasin natin, kinakailangan natin sikutin ng screw. Kung medyo matigas. Ingat lang kasi plastic ang housing nito. So hindi kinakailangan clamp. Pahawakan na lang sa isa tapos iluwagan. So ito yung filter, kung mapapansin natin medyo madumi na din siya. So lumabas yung kanyang fuel replace filter message 100,000 kilometer. So itong element na ito lang ang papalitan natin. Yan. Yan, hinihila lang siya. So may o-ring, papalitan din natin ng o-ring. Ito yung bagong filter. So may kasama siyang o-ring para sa housing, tapos yun yung filter. So titingnan siyempre natin lagi kung identical yung filter kasi merong maikli niyan. So bago natin ikabit, siyempre kinakailangan natin linisin yung filter housing. So ganito naman yung pagbabalik. So kaya importanteng tama yung markings kasi pag lalagay dyan sa kanyang bracket. Kasi pagka sala, hindi siya mag-a-align. So kaya kinakailangan tanda natin yung marking. Okay, reminder. Konting ingat lang kasi plastic nga ito sa pagsasalpak ng mga hose yan. Ingat-ingat lang. So kahit hindi ito lagyan ng ano, kahit hindi ito lagyan ng fuel kasi meron naman siyang bumbahan. So kakabit natin yung mga hose. So tingnan lang natin yung out. May marking yan, may arrow dun sa out. Yun ang panghuli natin kabit. Huwag muna natin kabit. Kumplituhin natin yung iba. Pati yung mga socket. So ikakabit natin. So yung mga ganitong ano, yung mga ganitong reminder light, halos yung mga Toyota model ngayon 2018 pataas, halos pare-parehas. Pati yung lumang modelo, ganito din yung pag-reset. Halos parehas lang siya kapag lumabas na yung resetting. So kapag lumabas naman yung fuel filter light indicator, ibig sabihin naman nun may tubig yung filter natin. So iba naman yung kinakailangan natin i-drain yung ating filter o kaya palitan natin para matanggal yung tubig. So yan, kapag naibalik natin, kaya nga nasabi ko, papanghuli natin yung para sa
out ng filter, yung papunta ng makina. Tapos, para magkaroon ng lamang diesel, so bubumbahin natin. Tatakpan natin ng daliri yung out. Tapos, habang binubumba natin, pag naramdaman natin tumitigas, may pressure dun sa out na ano line, so alpasan natin habang nakadiin yung pump. So ganyan, diin, alpas, matigas, diin, alpas, hanggang maramdaman natin na lalabas na yung kanyang fuel o yung diesel. So ulit-ulitin lang natin yung procedure, mararamdaman natin yan. So lagyan ng basaan para hindi sumabog yung diesel, hindi kumalat. Kapag ka naramdaman natin lalabas na yung diesel, at yun, nakita natin lumabas na nga, so tsaka natin ibabalik yung kanyang hose. So ganun sa lahat ng halos na ganyan design ng fuel filter, pare-parehas lang siya. Kahit sa mga ibang model tulad ng mga Isuzu, sa mga Montero, ganun din. So kapag nabalik na natin, bumbahin uli natin, antayin natin siyang lumigas, tapos saka natin i-start. Kapag na-start na natin, siyempre silipin natin, check natin kung wala siya mga leak dun sa ating mga ikinabit. So ganyan lang, sana makatulong. So meron tayo dyang ibang video tungkol sa pagpapalit ng filter sa ibang modelo, panoodin nyo na lang. Salamat.